heroes to counter or diskartehan yung SF or Phantom Lancer if it goes to the late game, Papi? Well, I think yun yung magiging last pick dito ng Mineski. They don't want to give up the information ng kanilang magiging main carry hero. In terms of damage output naman dito sa laban natin na to, we have Windranger. Pero, na alam naman natin na grabe bumarena. Nagpapabati sa Planet Namek, mga kaibigan, tropa niya daw si Piccolo. Si Piccolo. Si Kuya Elds 15. At etalon. Pero maganda, maganda ito kami, sabi ni Worthy Man, pabati po kami dito sa Hawaii, sa barko. Nasa barko daw sila ng Hawaii. Okay, ingat kayo dyan, ha? Ingat kayo pagka dyan. Baka Mapper Harbor kayo. Pagka natalo ang Minengki, huwag kayong tatalon sa... sa dagat. Sa dagat. May tuna ba sa Hawaii? Basta nasa karagatan ka, may sagana yan. Sagana. Ito, ano? Papakalala pa lang natin, ang nag-draft 4 gigabyte Mineski, we have Pabati sa White Pants. He is the Raging Potato, Rior, Jesse Bash, Cuckoo, and Jules. Yan ang kumukompleto sa lineup ni Mineski. For Fnatic, it is Mushi, Jardel, Tropang Jardel, Black, Net, and Ohio. Dito sa labang ito, it takes one Filipino to defeat another Filipino kasi may Pinoy na may Pinoy naman sa kabila. Fnatic. So, respect. Respect. Walang kabayas-bayas. Well, actually, yung Fnatic naman kay Bigot, kay tropang dikit natin yan. Sanggag dikit natin yan sila, Mushi. Kaya lang, ito yung tinatawag nating hindi maiiwasan. Ang bukso ang tawag ng panahon. Tutukan ng magkatropa. Nako! Specter! I like this! Specter Mill. The Super Carry. The Super Carry. The Carry. Hey, pero si Raging Potato gagamit yan. Nako po. Si Kuya Cuckoo, ang Windranger. Alam mo naman si Kuya Cuckoo, bag tumali, may 500. Ang problema natin dito, sabi sa ng mga caster at mga analysis sa Bumi, one of the best SF in the world. Si Lucy. Nakakalaban niya ngayon. Kalaban pa si Kuya Rising Black. Star. Kuku. Si Kuya Black. Si Black. Si Big Black. Si Big Black. Pero European siya eh. Parang naging Big Black yun. German yan, Lon. Makakalimutan mo. Alam mo, baka sausage ng mga German. Frankfurt. Frankfurt. Maanghang talaga yan. Pero alam mo, delikado tayo dito, may Venomancer. Alam mo ba ang Venomancer? Lason ng Minengki yan. Lason talaga yan. Pag Mineski pumili yan, hindi na nanalo si Venomancer. Sinasabi ko na sa inyo, mga kaibigan, ako hindi natutuwa dito sa ating lineup. Medyo tag leaders tayo dito. Di ba tayo dyan, Kad? Sige, Kad. Bilis na ako mag-control dyan. Kurado ka dyan? Nakaharang tong camera eh. Kurado ka dyan, Kalb? Kalbs, di ba deadly to? Pwede ba tanggalin to? Para sa TV namin. Yeah, hindi pa na kami. Kami control. Galit na galit na kami. Ikaw kukontrol? Oo. Sige. Swappers. Swap. Swap the cord, brother. Guys, lumipat na kami sa sa control panel. Easy Bugattis. Easy Life, Easy Rares, Easy Arcanas. You were watching again the Frankfurt qualifier. Ako, sinasabi. This is to determine kung sino ang magiging C representative. Ang panalo dito, pare ko lagay mo nga yung portrait ko, Kalbs. Is the winner. Ang panalo dito is the winner. Ang panalo dito is the loser. Basic yan. Hindi ba alam yan? Tinuturo sa school yan. Ang nananalo, winner. Ano to, talo? Walang karapatang magsalita ang talo. Di ba, Kwedi? Ako na kaya mag-control muna. Ako muna. Ako mag-control. Siya mo lang. Gusto mo yan eh. Galit na ako eh. Pakilala natin. Ako muna, Mineski. It's Rio playing the offlane task, Windranger for Cuckoo. It's Jules on the Disruptor, Raging Potato J playing the position one hero for your Gigabyte Mineski, and Jesse Bash on his signature Night Stalker for Team Fnatic. Si Kuya Black, the German Black, mga kaibigan. Si Net, naku po. Net is doing it, mga kaibigan. Ohio is the Winter Wyvern, SF. Nako, Kuya Di. Ang kinakatakutang international, Mushi Chai. At si Jardel. Si Jardel. Ang Pinoy... Pinoy Slayer. Defactor. Di na defactor. Kumbaga nagkataon na. Nagkataon lang. OFW. OFW. The remaining OFW gamer. Ito, ano mo to? At binabasa ako yung mga chat boys natin. Di na ba viewers natin online? 2,100 na nagaganap. Oo. 2,100 na gusto makipag sumuporta sa Minengki. Sa Minengki. Oops, si Ohio, mga kaibigan, lumilipad. Alam nyo, pagka lumilipad ang isang bagay, delikado. Takbo. Hindi, we'll try to secure. Takbo. Oh, nagkakitaan. Nagkakitaan na. Oy! Oy! Maagang digmaan pa to. Easy, maagang digmaan pa to. Lima Minengki. Hindi papapigil. Easy lang tayo, mga Mushi, tatakbo na kagad siya dito sa... Sa rune. Sa rune sa bottom. Sa madala dito naman. Hindi niya makukontest ang...
bounty rune dito sa top lane and now tumulog the battle na begins. Ang sinyalis, ang tambol. The tambol is real. Every coin. Palagay mo, what's the plan stand dito, Kuya D? What the plan stand? Ang plano, manalo. Yan lang ang plano para dito sa laban natin. Bushi will be playing the mid lane role. He will be up against Mr. Carlo Cucupalad, ang pride of Cavite. Imus boy. Eddie Back Lords. At Jesse Bash. Susubukan nyo munang bigyan ng advantage dito. Si Mushi, pero si Mushi meron rin siyang backup na si Ohio. Aguy, napakasakit Kuya Eddie. Nakabo! Nagpachipoy ng maramihan si Kuya Kuko doon. So, hindi mo lamang dahilan. Well, lamang medyo yan sa mid lane, given the fact na dalawang range hero yan. Oo, malayo ang bitawan. Dito naman si Kuya DJ, mukhang relaxed. Ako, Black. Tama ba to na si Kuya Black from Germany? Papabaya mo sa kusina para mag-fan. Heavy gun sa Seiya. Hindi lang sa Seiya dahil almost lahat ng region nalaroan na yan. China, EU, LA yata, hindi mo siya nakapaglaro. Oo, pero let's see, paano din discarded dito? Kuku versus Moshi, 1-on-1 or the Great One. Yan na tunay na 1-on-1 or the Great One. Pero so far, Kuku is leading yung CS count nila dito. Ohio, still, just being very, very patient, cautious. Patient yung Coach Kuku. There is a pause again. Obligatory pause para sa mga... Background music daw. Nangyari sa'yo, Kuya Dwayne. GG done, sorry, sabi ni Rachel. Papapirma ba sa akin? Beautiful. Autograph session kasi dun dito. Autograph, Lord. Ayan na. Ikaw muna ako yun, Kuku, up against Mushi dito sa... This is one of the important matchups. Dito, ito important matchup to eh, kasi itong dalawang to. Uy, pero Wyvern is here. They will try to move. Here comes the Void on Mushi. Pero Ohio... Just make it place. Alam na nakala eh. Alam na nila yung mga pwede mangyari rito. Both teams trying to establish yung... presence sa mid lane kasi ito talaga yung magdadala eh, yung mga utility mid nila dito, which is VR and sabi nga nila kumbaga sa basketball he controls the mid, controls the game, but let's see paano di discarded dito si Net ng lalason. Nagkita silang dalawa rito, nakita sila, uy, nakita sa mata. Nangyari sa Pinas? Wala lang. Umikot lang siya para makuha niya yung rune. And it will be a regeneration rune. What a play! On top of binuwasit niya ba? Pero parang di ko alam kung anong trip nila doon. Pero nagkakitaan lang sila. Naglakad lang siya doon. Hindi naman lang nga normal. And here comes a picture, mga kaibigan. Jardel being harassed by Mr. Jules dito. Nakikipaglaban si Jules. Pinoy laban sa Pinoy. Nagtutuka na magtropa dito. And here comes Jay with a spectral dagger. But it won't be enough to take down etong si Jardelicious. In terms of network, mga kaibigan, this is to be expected as Black. He's already leading the pack with 1-4 gold. Alam mo, hindi mo naman i-import si Black straight from Germany kung magkakalat lang yan. Ito, nakita natin dito si Net. Pero maganda rito, mukhang Mineski. They will be going for the first blood dito. Nag-aabol sila rito. Here comes malabo. Medyo malayo si Bash doon. And of course, the rotation coming there is late. Both teams are just, kumbaga sa boxing, nag-jab-jab lang tayo dito. Kaya di, no major engagement yet. But yung rotation ng both supports dito, Ohio, just being at the mid lane, helping SF or Mushi to have that neutral creeps para makapag-flash farm siya mamaya with the level 5 race. Alam naman nila kasi na if ever mag yung mid lane mo, mabantayan na maayos, at saka makakuha ka ng significant amount of stock, magsa-skyrocket yung network mo pagdating sa laban natin. And yet, there's still no first blood dito sa laban natin. 3 minutes into the game, nagkaka-farman lang dito. It is actually Black leading all hero in terms of network with 1,800. Pero yung dalawang susunod dyan is from the side of Mineski, and there is a multiple disconnection. Grabe yung nangyari dun ah. Grabacious na nangyari, mga kaibigan. Buong bansa Itpulaga, nag-DC. Nag-DC, alam mo bakit? Bakit? The mafias are real. No, sawag na naman sana pero... Alam mo, mahirap yan. Server yan. Sampu sila. Sampu silang na DC. Nasa lima Malaysia, lima Pilipino. Edi wow. Oo. Offline? Uy. DC na naman. Ba't wala nagpo-post? Offline ka na. Oh my God. Kung kailan, alam mo, medyo mahirap to. What? Nag-English na si Kuya.
Kuya Kuku is... English na si Kuyo. Si Kuku, delikado nga yan. Dota 2 problem is real. Dota 2 problem is real daw mga kaibig. At saka nga pala, sa mga medyo may ano naman, may cash. At gusto nyo pang suporta ng pagkakas namin ni Kuya Duno. Eh, pupunta lang kayo sa subscribe button. It's just $4.99. Kumbaga $5 is just a basic commodity. Magkakaroon kayo ng special emoticons sa chat. Inaayos pa namin kung ano. Baka may pag tinipe nyo si Jules, lalabas na si Jules. So, oh, beautiful. Pakitulungan na lang rin ng Mineski TV sa pag-subscribe. Diyan. It's just $4.99. Salamat sa inyong lahat. Here comes Rio. Maganda dito actually, Rio is level 4. Hindi naman siya nadedele na yan ng XP gano dito. At mid lane matchup natin dito, patuloy pa rin ang laban ng Mushi versus I think, dito, sa ganitong sitwasyon, Kuya D. I think Mushi is getting the favor. Uy! Oh! Nako po, Kuya Mushi! Kuku Martin is one on one with a great one. At nagtagumpay siya doon, mga kaibigan. And Mineski getting a second kill. Grabe yun nangyari doon, mga kaibigan. Grabe, Jesus, mga kaibigan. And another kill was popped sa baba by Rio. And of course, Bash combination. Pero ito, medyo umalis lang ng konti si ano doon, ha? Uy, may nag-TP. Ito, maganda. Ito, uy, nako, napatay na naman, mga kaibigan. Oh, no, Mineski. Mineski is doing it. 3-4-0 and Mineski striking all lanes pare. Oo, all lanes dito. Naghulat si Kuya Mushi. Akala niya si Kuku Palad ay isang normal na mid hero. Pero nakakita siya ng Wind Ranger. Pinatay siya 1-on-1. Wala siyang masisi kundi ang kanyang sarili. Ang tindi yun kasi, yun nga Kuya D. Anytime na matalo ka na. Ito delikado si Mushi dito. 1-on-1. Mushi is now vulnerable in the mid lane since Mineski realizing na nag-tipping with her Wyvern in the top lane to aid yung ES dito. Ang problema ngayon is etong si Mushi, once na mag-dive na si Jesse Balls dyan sa loob, eh... May kaunin siya, nandiyan na si Ohai, bumalik pero, na. Pero kasi... Yung mga nangyari doon, hindi natansya ni Mushi, na level 5 na si Kuku Palad. May level 6 siya ron, pre. Pinainan niya yun, pinokus fire niya. Hindi yung pinokus fire. Pinokus fire niya. Level 5, tinali niya lang, tsaka niya tinira ng ano, ng power shot, kwede. At yun na nga nangyari. Delikado tayo dito kasi tandaan nyo, ang bandang intro boys nung 1990s talagang sumikat yan. De, pero tingin pa na hindi naman umi-intro ngayon ang kuponan natin. Oo. Tandaan nyo to. Anytime kasi na ano na magkaroon ng opening ang Fnatic, isa yan sa pinakamahusay na team sa buong SEA. Kaya hindi pwedeng maging kampante dito mga Menengki boys. At ang buong Pilipinas, kasi hindi pa tapos to eh, simula lang yun eh. Kaya nga, may mga intro na banda, ganun, bago tumugtog. Kuku, will sikat. Try to secure a rune dito sa bottom lane. Uy, Venomancer will try to deward this rune. Ay, hindi pala pwede. Or sa'yo ko eh. Pwede yun. Pwede ba yun? Yun? No. Level 5 focus fire na ito niyari sa mata mo, Kuya D. Level 6 yun. Level 5 nga, pinatayin yung kulit mo yung kulit D. Wala ka, maniwala sa oh, sa ano? Sige. Level 5. Mahina yung mga chat. Mabagal lang kanilang mga mata. Kuya D, tandaan nyo na si Kuya D. Tinamaan ang Carpal Tunnel Syndrome, mga kaibigan. Oh. Wag kang maasim. Si Ohio, naipaglaban dito. Oh. Naipaglaban. Pinaglalaban mo, Kuya Ohio. Ohio, ano bang meron? Bakit mo naipaglaban si ka sa tirad pass? Bakit mo naipaglaban si Kuku? Oh, oh. Pakabim! Kabim! What a play, mga kaibigan! Si Mushi Kuku, gumugusta si Mushi Kuku. Grabe naman si Kuku. Baka si Kuku yan. Baka Kuku yan. Nakita mo nag-status niya kanina, road to 7K. Hashtag respect the MC, mga kaibigan. Ang nangyari sa inyo, dual lane. Pero, uy, what a play. Uy! Oh! Ang ganda, discarte ni. It takes... Alam mo kung saan nagkamali sila ron. Takes one Pinoy to kill another Pinoy. Pero ito... It is the... Bumatay na naman si Kuya Reggie Potato, si Kuya Bimbo Licious. Ang bumawi kay Kuku Palad, hindi pwede yan. Samantala dito naman sa kabila, easy breezy lang tayo. Farm lang tayo pag may time. Grabe. Grabe ang individual skill si Kuku ha. Anytime namatay ka 2-on-1 sa lane, eh ikaw na may problema dun, Kuya D. And Kuku, pinapakita niya lang na hindi siya fad. Na kaya niyang makipagsabayan sa international. Sa mga kalibre A. Kalibre Uno. Kalibre Uno ng mga manlalaro ng mundo. Alam mo naman si Mushi kung experience... Mushi Ohio na nabigyan. Nangyari sa inyo? Alam mo naman si Mushi kung experience ng pag-iusapan. Eh, lahat yata ng TI, nilaruan na. Eto, Squatter Production, nagnanakaw ng clips. Ay, nako! Teka lang. Casey Bash.
Kumikilar na sa over si Jesse Bolsito. Subot siya sa maliit na eskinita. Tinulungan siya ng pana. Kiabo Gaming, pero mamamatay siya sa Race and Jesse. I don't like that play actually. Nahuli, nagpe-Facebook. Wala naman siyang ginawa doon kundi nagpainit lang yata siya ng takore o something. Magnanakaw siya ng XP. Yun nyari sa Pinas. Ito si Kuku pare. Nasa likod din niya si Kuku. Misis karte sa likod si Kuku. Here comes the Spectral Dagger. Ay! Ayan na! Beautiful! Pinarena mga kaibigan. Inibangkit, iba, tinira. Ah, gusto mo iligtas si Bushi. Oh, pero sige. Beautiful play coming in the Jesse Mas. Ito ay naamon. Magic Potato. Naging dinosaur ang Winter Wyvern mga kaibigan, ng kanyang buto tinablan ng Raging Potato, at si Jesse Bash ang nagnakaw ng XP ay nagwagi dahil nakabawi siya doon. Kita mo yung atake nila noon? Alam mo yung pinagmamalaking opensa ni Phil Jackson, yung triangle. Ito naman. Triangle, okay. Nako, si Kuya DJ mukhang mapapakanta. Mapapakanta si Kuya DJ. Potato Slam Slim. Wild Rose mga kaibigan. Umikot, bolang ginto. Sinapak ang kanyang dating tropa. Yan ang unang beses na pinatay. Tropa sa tropa. Ni Rio, ang kanyang kaibigan. Na si DJ. DJ, ang kanyang former teammate sa Rave. Kung saan medyo naging magandang storya nila, pero sa tawag ng pangangailangan. Sa tawag ng pangangailangan, walang kaibigan. Walang kaibigan, bansa ang usapan natin dito. Pero nagkataw lang na si Jardel, mali siyang nire-represent. Pero ayos lang yan, tropa pa rin yan. Tropa pa rin yan. Once a friend, always a friend. Totoo ba yun? Pero alam mo, maganda rito. Even though Black is purely pre-farming in the bottom lane, the network still favoring Raging Potato and QQ, both having 4,000 in terms of network. Nako, at ito si Mushi, talagang gubat talaga ang puhunan niya dito. Uy, there's a smoke coming in. There's going to be a rotation. Tignan natin. They are drawing a line. Pupunta sa dadaanan nila. Gagamitan nila ng Backstab Gaming ang rito. Ang Minenki. And Jesse Bash. Ang Minenki to ta. Nasa huli siya rito. Sabi nila, ito si Kuku. Masyado na ang uubusan natin ng Kuku yan, si Kuku. Pero hindi. They want si Jesse Bash. Kaibigan, pero Jesse Boss, magnanakaw. Ang magnanakaw. Nakakaramdam. Hoy, nakita na! Takbo na, sir! Ba't si Mushi? Ang lalim mo! Malalim si Mushi! There's the race. Another race. There's the void. Tignan natin. They will get the kill on Jesse Bash. That is the initial kill. But here comes the hunt coming in from Raging Potato. Tignan natin. There is the ATB. There's the Arshite. The Snowball. Venomancer. Win. Oh! De, pero si Winter Wyvern dito, nag-alay, naging dinosaur. Nag-alay. So, 1-for-1 trade buyout coming from pinabalik! The glimpse pinabalik back on the Venomancer. Si Net, delikado dito. Ito na si Kuya Black from Europe. Gusto pa, sumasabak si Jesse Bash na naman. Nag-regim si Mushi. Nag-selfie mga kaibigan sa likod ng puno. Napakagaling. Beautiful, Mushi. Beautiful. Samatala dito naman, kukupala. Easy-busy mga kaibigan. Si Bash yata dito, dakilang alay. Ginagawa niyang semi-human shield ang kanyang sarili. Every time na namamatay siya, senyalis na ng clash. Yung palapan si John. Grabe naman. And initially, it is Fnatic getting that initial kill. They've managed to take down Bash. But Mineski getting 2 kills in return. So still a good play. For Mineski. Ito si Kuya DJ, tinakbuhan ni Kuku. Grabe naman. Alam mo kung if you're a fan of Mineski, maganda yung playstyle nila rito. Alam mo bakit? Lamang sila ng kills. They already have 10 kills sa laro natin. Ay, tako talaga na si Black! Oh my God, the big Black player from Europe. Has died. Nag-TV si Rio. Beautiful TV mga kaibigan. Si Bash na naman ang alay. Nilahapon. Nilalason. Lason down. The live, your poison is not doing any damage. Oh my and God. And Mineski taking down the position one hero of Fnatic. Sabi nga ni Kuya Edward, ang mga vampira immune sa Lason. And gumabili. Nung oras na. Dinaig pang Twilight. Alam mo, nangyari doon. Ang problema ngayon dito ng Fnatic, hindi nila expected na yung aggressiveness ng Mineski ganito. Masyadong rock ng rock. And I've kita mo naman yung pinartidahan, tinali, pero nag-farm si Kuku. Pero ang pinakamaganda naman, if you're a Fnatic fan, mint pa lang naman yung nababasag. So, still a very good case for a comeback. Ang importante dito, if the kills of Mineski will translate into pushing capabilities, Click mo si Jay. Ano item niya? Jay is drum? Currently 2-0-4. Ibig sabihin, 50% ng 11 kills sa Mineski, more than 50%. Actually, ang maganda kasi sa Spectre dyan, nakakuha siya ng drum agad. Ngayon, kung magagamit niya yung drum, matatransition dyan ni Bimbo, ito something useful na makakatulong, makapag-push. Kasi ang dami niyang kills . Actually, hindi naman kills, assist. He is currently number one together with Rio as the setup player dahil sa haunt niya, dami namamatay. So it works well for the aggressiveness. Ito na pinakamalupit na pick up ng
Shadow Blade sa laban natin na to. This is a 13-minute Shadow Blade secured on Kuku Martin, meaning he has now the initiation advantage over Mushi dito. Pwede niyang ulihin si Mushi. And of course, you would see na sa gabi, lamang rin sa vision ng Minenki. So, this is a good opportunity for them to capitalize the vision and of course, the item. Kasi layo ng difference. Medyo lamang sa gold gap ang Minenki. Lamang talaga sila dyan. 4K ako sa ano, XP. 4K din sa... Ito, Shadow Blade. Kuya Lord, ba't Minenki tawag ko sa Minenki? Wala lang. Ito, Lord, maganda to. Mahuhuli si Mushi dito, Lord, sa mid lane. Nako. Nakita. Oh, Shaka shot. Here comes the hunt, Spectre Hunt. Power shot. DJ, magbibisure siya rito. Silence! Ay! Na-ekos lang! Umeko! Umeko slam daw si DJ. Pagbigyan mo, kuya. At ito ay nahabol na yung puta ito. Nahabol na si Mushi. Ay, grabe yung shackle shot, mga kaibigan! Beautiful! Nag-requiem sa wala, mga kaibigan, si Mushi. Si Raging Puta ito. Ang kulit mo. Tigas mo ng... ginawa French fries. Si Raging Puta ito. Pero still, that is a kill. Gusto pa ni Kuku! Gusto pa ni Kuku, mga kaibigan! Kuku palad binana na ginawang dinosaur, ginawang extinct. Mga kaibigan ng Winter Wyvern. Si Kuku ha, simula nung nagka-streak sila, alam mo yung laro ni Kuku, sobrang bilis ng pag-excel, pag-skyrocket. Kahit mapapansin mo doon sa mga ibang series nila, Lon, Kuku is the one na bumubuha talaga sa game risk. Especially if he is playing yung signature hero niya na Alke. Grabe sila dito. Oh, grabe naman. Ay, hindi na nakapag-wreck yun. Namatay na agad. Sumabog nga. Pero ito, naghahanap si Black dito. Itatali siya sa puno. Tinali na naman siya sa puno. Tinahena! Mga kaibigan, Manny Pacquiao! Manny, oh no! And they got... Naku, delikado si Mushi dito. Mushi needs to be careful. Mushi! Oh my God! Medyo bitang-bitang ang galawan coming in from Mushi. And Jesse Balls escaping again, the jaws of death. You see the aggressiveness coming in from Team Mineski. They're just helping or just going for the mid lane and forcing Mushi to be very defensive. All the while, si Kuya Reggie Potato, aka Bimbo, is just being the farmer that he needs to be. Nagpa-farm na siya sa top. Tapos pagka may honcha, rock ng rock. Siya. Kasi additional gold yun eh. Kita mo, meron na siyang 6 assists dito sa laban natin na to. Oh. And Mineski, hindi sila yung, hindi yung playstyle nila dito sa using the Spectre, hindi yung Spectre na aalagaan mo. Hindi. Sila aggressive. Yung engage eh. Oo. Oh. And I don't think the Spectre will be going for a Radiance anytime soon. So, dahil bakbakan niya, siguro. Dipiusal. Ito. Ito, may lupit Mineski. They will hide under the cover of smoke. They are now trying to form on towards that bottom lane. They will try to take it down. But ang daming defensive sentry dito ng ano. Pero let's see. Sa kabila naman, both teams dito naisip na siguro mamaya na tayo mag-clash. Tama yung ginagawa ng Fnatic. They're avoiding trouble. Oh, there's the haunt. Nakita. They blew away the cover of Fnatic. So, at least alam nila, nasa taas sila, pero ito, so, Mineski, they will now go for a tier 1 tower bottom lane, realizing that Fnatic, hindi sila makakaresponde ganun kabilis sa bottom lane. And here comes Mineski, fortification will be popped. Fnatic will try to go for a trade dito, pero Mineski, they will be the first one to take down this tier 1 tower in mabilis the bottom lane. Mineski, or Fnatic, nagmamadali rin, so Mineski will get that tower. No, there's going to be a trade. I think hindi nila i-de-defensahan to. This is a very good play coming in by Fnatic. Number one, pwede. Lugi sila sa item kasi hindi pa nakaka-farm mga heroes nila and of course, levels as well. So, maganda yung pag-iwas nila sa puso. Iwas pusoy. Pero this time, if ever magaka-engagement, ang maganda rito, Mushi now has the mechanism which is malaking bagay pagdating sa mga early engagement since hindi naman ganun kalaki yung mga HP pool and mga damage burst pa dito. So, Fnatic, I think they will now try to look for engagement. Pick ups, oh. Kasi yung hero nila are built for engagement actually. They have Venomancer, SF Wyvern, and Earthshaker. Anong gagawin mo sa apat na hero niya kung hindi ka makipagsuntukan? Yan ang hero na pambalugbogan. And they are now smoking towards the mid lane. Pero they will try to cut yung likod dito. Pero Mineski, realizing na hindi nagpapakita pa natin nagkakatansyaan dito. Nagkakatansyaan. Lumusot na rito mga kaibigan. Here comes the sigil. Oy, nakita. Pero wala dito mga kaibigan. Oy, nasilent siya dito. Ang ganda naman mga kaibigan. Beautiful. Beautiful tali mga kaibigan. Pero ito ay nahabol dito si Ohio. Nako, Ohio pinabalik. Back to the future. Malapit na si Marty bumalik. Back to the future. October 21 yun. Oh my God. Patay na naman. What a play. The gang that went wrong, Kuya D. The initial picture was there, but Kuku with the Mabilis. Ball. Oh, with the Blade. Point,
On point shackle shot. Shackle shot at shadow blade, nakatago siya. Hindi siya nakita ni ano ni Mushi. At dahil doon, mga kaibigan, dahil malapit nang bumalik. Alam mo ba, Back to the Future, October something, nilalabas na yun. Alam mo, 3 years old pa lang ako nung showing yun. Oo, mainit. Mainit pa sa mainit, mga kaibigan, pero si Black. Ito na, mga kaibigan. Back. Si Black. Actually, nangingitim na sa pasa. Actually, hindi mo nakikita si Kuya Sludge, pero Kuya Sludge already doing very, very good plays. 4-0-3 para sa isang support. Lon. Already has a arcade boots going for a Akadims Makati ito, sa box yan. Ito malupit, Lon. Kuku, now with a double damage rune. He start to pop yung kanya ngayon. He will try to go for Mushi dito. Mushi, nanganganib. Ohio! Hindi, Ohio! Binarena na naman si Ohio, mga kaibigan! Beautiful play, beautiful mga kaibigan! Lalaman kaya dito si Kuku. Oh no! Umabot sila dito! Damage. Pak! Pinala! Regem sa mukha! Walang tinabahan! I'm beautiful, Tota! Hinahabol nila rito si Kuku. Gusto nila si Kuku Martin. Oh, there's the vision, mga kaibigan. Kuku Martin, makakapalagaya. 5 seconds. Patay, masyado masim. Will go down sa kamay ng apat. Hindi magandang play yun. Bakit ka mo, Kuya Dean? Kasi ayaw yung streak niya eh. Mga sumobre. Pinagkalulong mo, kalulong mo sa Winter Wyvern eh. Anytime naman, pwede mong patayin yan. Hindi maganda yun. Actually, kikita ko, Gold Change, 1-2 para sa ano, sa Fnatic. That's very bad play coming in. Oo, hindi. Alam mo, katansado yung Kuko yun kung dalawa lang yung nandun na hero. Pero kasi, nagkamali, nandun si Kuya DJ. Ganda ng counter picture niya yan. Hoy! Here comes the picture again. Nagkakahabolan dito mga kaibigan. Tignan natin kung hahabol ang Mineski. Hindi pa gabi, kaya hindi mabilis ang Night Stalker dyan si Boss dito. Actually, nagiging concern dito ng ano, nagiging concern nila dito, Kuya D. Eh, paano lalabanan ng Fnatic yung Mineski pag nag 5-on-5 situation na? Eh, meron na mecha dito si Tusk. And, of course, the lack of stuns coming in from Fnatic just only Earthshaker, eh, nagiging concern sa kanila. Paano siya mag-ahabol dito? Nag-asim si DJ dito. Pinisure niya ang isa pa niyang tropang nagangalang Jesse Bash. Oh, tsaka ito pa yung concern, Kuya D. If you're a Fnatic fan, well, of course, ang pinaka-question mo dyan is kailangan mabuhay ka sa mga silences na ibabato sa'yo or you need a BKB very bad. Kung wala kang BKB, masasilence ka lang ni Night Stalker mamaya, Kuya D. And that's a good lineup, especially sa side ng Mineski. Kasi kung clash sila ng clash, minus walang skill naman yung kalaban, wala pang BKB, eh mahirapan sila. Let's see, baka mag-Roshan na sila dito. Mag-Roshan na sila mga kakaibigan. Kuku is starting to go to the rush with Mineski. I think they will be able to take the Roshan dito mga kaibigan. And they took the shortcut to this snowball hit. Walang kamalay-malay ang Fnatic dito mga kaibigan kung nasa na Mineski. Pero I think they have the idea na nag-Roshan na Mineski. King starting to come up dito mga kaibigan towards the Rosh Pit. Pero no movement toward the Rosh Pit dito. Etong team ng Fnatic. Hindi, ito na. Nag-start to ping na sila dito mga kaibigan. Roshan is very low on HP. Abot yata sila. Illusion, mga kaibigan. Wala pang dagger ang Earthshaker dito. Pignan natin kung ano mangyayari. Mineski, delikado sila rito mga kaibigan. The time is ticking. Oh no! Here comes the Fissure. Illusion will try to go inside. Pero Mineski na dito. Naku. Here comes the Wyvern. Tignan natin kung mag-minus. Delikado sila dito. Naku po! And it is the nakuha ni Ohio. What a play, mga kaibigan! Fnatic is doing it. Mineski blowing that up. Bakit wala dun yung ano, si Raging Potato? Oh my God. Si Raging Potato, mga kaibigan. And Fnatic, that might be the steal of the game. Taking down to getting the Aegis of Immortality. Wow, very bad play by MI. And of course, ito na, nakabawi na yung Fnatic dito. What I would want to see is, yun nga, free Roshan na yun eh, pero hindi ko alam, wala rin yung Spectre doon. And now, defusal up on Mr. Black. Bilis makabawi ng Fnatic dito. Look at that. Kasi dalawang tori pa makukuha nila on top of that. At 22 minutes into the game, eto na, Fnatic starting to strike back. The Empire strike back, grabe yung ano. And now, suddenly, with that sudden turn of event, Jardel now up with a dagger. Here comes the Reckon, mga kaibigan. Grabe, ganun kabilis yung bawi ng Fnatic to, no? Getting Roshan by Ohio. And then, of course, ewan ko lang bakit wala yung lima ng Mineski doon. I mean, that's the first Roshan. Easily, they can take it off. Meron naman silang Raging Potato doon eh, para kumounter. Wala pa Raging, si Raging Potato. Nag-hansa doon ng mga pagkakataon na yun, pero wala na siyang ano eh. Na bottleneck na sila roon eh. I think, kung ganun yung situation dito, Kuya D, ang pinakamagandang gawin na Mineski is maging aggressive pa. Kung papabawiin mo ba yung Fnatic dito, delikado ang magiging situation natin. Number one, ito Phantom na. Lancer. Pinasok na nila, Lon. Ayan.
Poison no bound Rior. He pops the mechanism, mga kaibigan. Tignan natin kung lalaban ba si Rior. Here comes the snowball. Dito lang yan sa may Gidli. At susubukan mo buhay ni Rior dito. Wow, one more hit. Ro might die. Here comes the Fisher. Grabe, ang ganda ng penetration na ginagawa dun. And I think also, no, naging hindi rin nawala rin yung pagiging aggressive ng Mineski doon, even though gabi, and then you have a Shadow Blade, eh, nangyari. Nag-farm na lang sila. Meron na si Bimbong Regents dito. Ito na yung perfect time for them to strike kasi vulnerable na yung mga support eh. Ang problema kay Bimbo dito, mga kaibigan, eh, hindi na naman siya, ano. Let's see, paano didiscarte dito? Mayaman na dito si Bimbo, pero they can take this one to the late game. Kaya naman nila siguro to. But I feel na dapat maging aggressive pa rin Bineski. They have the Night Stalker, which has a vision sa gabi. And of course, kukupalat. Kung hindi niya ma-utilize yung Shadow Blade in this type of match, early lang, eh, hindi rin masulit na investment yon. Kasi ngayon, gano'n mo, nakakapera. Venomancer already has a Glimmer Cape. So that is a very good item pickup. So yung Glimmer Cape na yan, it will allow Venomancer to split. Using that actually, yung mapa nga ng Minenki, parang na-control pa. Hindi na sila tumakas doon. Knowing na nagka-dagger na agad si Tropang DJ from Philippines. Ngayon, nakasmoke na yung kalaban. Tingnan mo, sila pa yung maabante ngayon. So, kakaibang setup to. Aegis will be reclaimed, mga kaibigan. Sigil providing vision. They want to go for Mushi dito. Here comes the... Pero BKB na si Mushi, ha? So... Hindi, papalag Mineski ngayon dito. Ito na yung hunt na tinatawag natin, mga kaibigan. Nakabakbakan na dito. Ryo, here comes the Winter's Curse. Nakakabakbakan ni Mineski. They will lose. Ryo. Pero buyback coming in from Tuskar. Earthshaker to follow. Nakakabakbakan ng mga kaibigan. Black will try to go for Jesse Bash. He's chasing Bash. Ubus Bash sila will go down. Ang hindi ganda naman, ng baso. Naman, 2-4-2 trade. Killing spree, mga kaibigan. Yun ang sinasabi ko eh. Wala naman dun si Kuku. So, nandun si Kuku. Nandun sila ng lima. Nasa likod sila. Nasa lima. Dito nga si Kuku. Ay nako. Sinakil shot niya nga yung Venomancer kaya namatay eh. Hindi ka kasi tumitingin eh. Hindi, wala siya dun sa clash at stop. Yun yung importante dun eh. Wala yung damage niya eh. So, positive dapat kaya nila labanan yun. Pero, nangyari nung dat mangyari. Tsaka ngayon, BKB na si Mushi. Delikado sila dito. Mahirap pumorma dito. BKB na si Ezef. Tapos, Black, may additional DP usal. Dami pera ni Black, pre, oh. Ako, magsaskadi na si Black dito. Yan ang, ano niya, or Manta style. Black is now 11K in terms of network. Jay is not far behind. Oo, pero pinakamaganda dito. Nakabawi na dito, Fnatic. Ang ganda ng bawi nila doon. Beautiful place coming in. Yung ano, yung Roshan kill. Supposedly, hindi na dapat nila binigay yun. Pero mistakes were made. At nagbayad ng malaki. Actually, nagbayad ng mahal ang Minenki. At ito. Oh. Hirapan na rin silang umabante dito. Dahil the damage, ang katinan ni Black. Look at that. Ang sakit, mga kaibigan. Black will get another kill here. Yan ang nga sinasabi ko, pre. The Curse of the Phantom Lancer is sweeping MI very, and now, very they soon. Have secured a dagger on that Winter Wyvern. So, pwede na sila mag-initiate dito. Maging greedy, oo. Lupit ng combo kasi nila Mushi dito. May dagger na ba si Mushi? Wala. So, okay BKB, inuna. Tama yan. Wala na magawa dito, Mineski. I think the team fight potential is still at Fnatic side. Single target lang rin kasi Mineski boys eh. Except, well, of course, Disruptor, but... Uy, pero maganda rito, Lon. Jules is just... Ayan, Hagarim Scepter na. Diyan na sila lalaban. Diyan sila lalaban. Eh, that is a very big item pickup for Mr. Jules. At hindi man lang natin na Hagarim Scepter na si Jules. And this will disable itong si Mushi totally. Pag napasok siya sa the ultimate scam ni Jules, di siya makakapag... Look at the wards. Pero maganda rito, papasok sila. Oh no, ang ganda din yung wards dito. Tignan natin sa mga kaibigan dito. Here comes the shackle shot on Mushi. Hindi ko connecta. Ultimate connecting, mga kaibigan. Oh no! Hunt! Glimmer Cape for Mushi. Walang vision ng ano rito, Mineski. Kalungkutan portion, mga kaibigan. Pero mapapatay sila dito. Mukhang maubos dito. Ang Fnatic, mga kaibigan. Dalawa na ang patay. Mushi might fall down as well. Black is at the back. Pero ito, yun ang sinasabi ko, Raging Potato. Laban sila dyan, mga kaibigan. Oh, awit! Mushi! Triple kill for Raging Potato! Grabe naman, umawit. Wala kaming pakialam kung galing ka sa Germany, Black. You don't miss. You dito don't mess sa Asia. With Jay. Oh my God. Anyari. Anyari, sir. At again, sa mga kakapanood pa lang, you are watching the Frankfurt
major qualifier. The winner of this best of 3 series will secure themselves a spot sa darating na majors. This is just game 1, mga kaibigan, pa best of 3 series. Again, my name is Duna and I'm from Ineski TV. Kasama ko si Lon the Great. Ang nangyari doon, kuya, hindi nila na po ako si Raging Potato, naubos sila. Okay, kasi marami sila masyadong priority. Si Wind Ranger una, si Wind Ranger. Hindi mo pwede rin pabayaan Wind Ranger. Of course, Wind Ranger, DPS. Pag pinabayaan mo siya, he will be able to throw multiple shot na pwede magbaliktad ng laro. And, so parang pick your poison yung nangyari. And of course, yung sakto na gamit ni Kuya Jules. Yung debut, the debut of the Masyado pa rin vulnerable pala si Mushi. Kulang pa rin yung item niya. Even though he's a force to be reckoned with, actually, dahil SF siya. And masyadong maraming disables and of course, counters, Milenki boys, para mapalaban niya. Alam mo kung kailangan ni Mushi ng dagger dito eh. They can easily delete one here on the side of Mineski across that Blink-in, Winter Curse, Blink-in, Rekem. They can easily take down multiple hero on the side of Mineski. They will be able to catch at least 2 or 3. Pero, again, Mineski, nasa kanila kasi yung sense of initiation. Eh. Given the fact that they have the Disruptor, they have the advantage in terms of vision because they have the Night Stalker. And they have a wind walking Shadow Blade. So, Mineski, sa kanila yung element of surprise palagi. Dapat sila yung mauna. Once na maunahan sila ng Fnatic, may tulog. Ginolat sila doon. Saka easily counter na master rin na may ES. Pero ang maganda naman doon, pag pumasok na si Kuya, wasak na ng vision na kailangan eh. Before clash, after clash, may vision sila. Jay with the Radiance, it will disallow Earthshaker from going blink-in Echo Slam, blink-in YOLO sa side nila. And network Mushi, of ano, Mushi going still. For Butterfly. Dami niyan pa rin pera. EOS 355, pero ang yaman niya pa rin, Kuya D. 223 creep kills, network is 13. Kiao, talagang Moses, Kuya D. Moses. Ilang beses ang pinugo ni Kuko pala dyan, ha? Ni Kuko Lord. Pero ganyan. Alam mo si Moses, kumita na ng million sa Dota yan. Alam niya na yung gagawin niya dyan. Naku. So, let's see. How will Mineski react on this situation? Rio, kailangan madagdagan ng item ni Rio dito, pare. Ako, para sa akin, tama yung ginagawa ng Fnatic, just being passive. And of course, it will pay off dividends. Phantom Lancer is going for Manta, and the next item will be very crucial for them to counter. Already, Spectre, Raging Potato, going for that Fit Booster combination. Uy, pero Wind Ranger, delikado rito. Here comes... Uy, patay! Beautiful play by Mushi! Diba? May one-hit delete. May one-hit delete kasi sila eh. Ganda naman nun, pre! Ganda. Going down across that Fissure Rekem combo coming in from the side of Fnatic. But Mineski, they will now try to secure this tier 2 tower in the bottom lane. Fnatic is very slow to rotate towards this tower, but they will force the glip. Eh, wala yan. Uy! Nasaktan sila dun sa Nag-hunt si Spectre rin rito. And here comes Mineski. They will take down that tier 2 tower. And they will TP into safety. Important dito yung next Roshan fight, Kuya D. Whoever gets the Roshan, I think they will get the Roshan again. Kita mo naman, di ba? Experience, mga kaibigan, going in the side of Fnatic. Nag-hunt si Jay. Alam nilang wala nang way to contest sa Mineski rito. And they, here they come, after the hunt, smoke towards the Rosh pit. And this Rosh is falling very fast. And this might translate into a 6v5 situation. If ever, makuha ito ng Fnatic. Mineski, they are starting to pick. They know, but it is too late to apologize. Nagpa-balljack dun. Kuku dying on this, on this creep side. Sa taas. Sino yung akong susunod na AG? Si Black? Si Black. Black yan. Naku po! Ubus na naman po Mineki dito mamaya. Pagka... And 4-stop dagger na completed on Jardel. This is a scary lineup already for Fnatic going to mid to late game. One can wonder how will you actually manage to defeat SF Plus Phantom Lancer at the same time. Two of the most explosive heroes when it comes to late game. Yun. Paano kaya, Quiddy? Sama mo ng dasal. Kailangan magdasal dito. Well, Mineski, eto na, kompleto ng Agarit Zephyr on Jesse Bash. Manta style completed as well on Jay. So, he and this is just a casual vitality booster para kay Jay. Opting for more offense kasi nga medyo mahirapan siya. SF is already a hard
hero. Ang maganda rito, Mineski, they are also starting to get yung mga kailangan nilang item dito. Kuku is just 200 gold short, maybe 100 gold short of that Aghanim Scepter. Now, pero nakita mo yung, ano, nakita mo yung net grab. Masyadong yung number 1, SF, versus, and of course, number 3 sa Fnatic, is very close to Bimbo. While si Windranger hindi na nakaka-farm. Yun yung nagiging problema dito, becoming a utility as well. So, let's see how. Ito na, Night Stalker with that Aghanim vision. Now, ito siguro dito na magsisim. Dapat na sila ditong dito na open sa Mineski. Disruptor and Jay, they are starting to push the bottom lane. While Team Fnatic, their whole team, heading towards the top lane. Pero wala silang aabutan dito. Grab mo nga. Pinakita ko na yung grab eh. Ano, zero parehas yan. Patas na ang laban. Patas ang mundo, mga kaibigan. Wala na nangyari sa early game powers ng Mineski because of the two Roshan comebacks ng Fnatic. So, lahat na naipundar ng Mineski ay naging bato. Ika nga. So, maganda ang ano rito, ha. Mineski, they will just try to go for a trade. So, realizing na yung, ano, ha? Yung Fnatic. Pero tingnan natin, tier 2 yung binabasag nila. Compare dito sa Mineski, they can now go for the high ground. Here comes ATP coming in from Jay. Sabi siya mag-TP dito. He has 1,700 gold and I don't know kung ano yung magiging susunod niyang item dito. Kuku Martin with a double damage rune. Aghanim Scepter is now up on Kuku. At naghahanap sila na magdidepensa rito. Here comes the Wyvern. Very good item pickup for Mushi for the survivability. Mahirap na to, ha. Kuya D, he already has magic immunity. From BKB also has a chance to miss physical immunity going to counter Kuku's focus fire. So, talagang built for digmaan to. Fnatic is just waiting for that one big clash. Again, one big push. Now in the mid lane, mga kaibigan, playing the typical style of playing your Spectre, it is to 4-1. Here comes the Aghanim's vision playing, going into play, and Jesse Bash. They have perfect information where Black is. Venomancer putting pressure towards the top lane. Kalmadong breezy lang, mga kaibigan. Mineski has no intention to clash at all because of that Aegis pickup by Fnatic. They're just waiting for the right time. Waiting for tonight. Ika nga nila. Aegis burn. Para lang dito sa side ng Mineski. Hinihintay nilang mawala yung Aegis advantage dito. Happy Pacquiao. Isang bili yung ano yan ah. At ito, realizing na ano, mauubos na yung Roshan, pupush na sila. Susubukan nilang pigain ang pinaka last outs, mga kaibigan, ng ano nila rito. Mineski defense. Pero ito. Naku, delix. Naku, pumasok sila rito. Oh no, susubukan nilang kumabot pero blink out coming in. Here comes Jay in the mid lane. Pumasok na mga kaibigan, Manta Pop. Tinali si Black, mga kaibigan! Kalungkutan! Here comes the Cody Priest. Bushi is very low on HP. Black, pinabalik si Bushi. Ultimate shot! Inapergat sa mga si Bushi! Patay ka! Saan ang putang-tapon basura, Bushi! At ito, coming in! Ito na! Face press na siya, mga kaibigan! Patali, and they will just lose. Si Mushi, beautiful play. Ewan ko ba, Kuya Sludge. Pinagpulong si Mushi at si Black dito. Si Mushi, akala niya may AG siya. Sumabog, wala siyang naibato kahit ano. Beautiful Dota. Beautiful, Mushi. Masama pa doon. Pagkabili niya ng Butterfly, akala niya malakas. At tinablan siya ng Magic. Na ultimation ni Kuya Sludge. Anyari sa Pinas, Kuya D. Ito na, mga kaibigan. Kuku Martin Mineski in company. And now, Mineski starting to create space para sa sarili nila rito. They will finish this tier 2 tower in the middle. Hindi nakakalam ng 6-on-5 kasi may Aegis. 6-on-5 yun, magbilang kayo. Nangyari sa Pinas. Ay, nako, kulang kayo sa mathematics. Mag-aral nga kayo ng calculus, ha? Actually, kanina pa tapos yung laban na yun, eh, no? Nangyari sa Pinas. Kung walang Aegis si Black sa pagkakat doon sa laban tapos na yun, tapos na yun. Umos yun. Alam mo yung Kimba doon? Pag rolling snowball kasi, rolling thunder ka ng rolling thunder. Rolling thunder. Nawala yung illusion ni PL. Nakangkong! Anyari sa Pinas? Sinailan siya sa mukha, eh. Ay, naku po. Beautiful.
What a play. Grabe, medyo umaasim rin si Black nun. Feeling niya kasi invincible na siya. Tinali siya sa punong ng mangga. Alam mo kasi, invincible na siya. Sabi nga ni General, Eh, tinamahan sila ng Artikulo 1. Binagbull sila ni Kuko Martin. Nangyari sa inyo, ha? Eto, sila na. Oo, teka lang. Ito, umaupensa. Beautiful. Easy. Starting to advance. Here comes the Sharks. Mahuhulin na si Mushi. Lalaban si Mushi. There's the Bishop. Oh, nag-BKB! Nag-BKB! Beautiful, beautiful. Here comes the Spectre Hunt, mga kaibigan. Oh no. Wala man si Jay. Kakaupo na sila, mga kaibigan. Aray ko! Aray ko, Masim! Patay si Ben Monsa! Si Mushi! Tinali na lang! Ayaw, nakiki-extinct, mga kaibigan! Si Mushi! Tinali na lang si Mushi, mga kaibigan! Si Black! Umahan ng lahat! Get like that, kuya! Sa kaputa, tapon basura! Nadisi! Hindi kinaya ng mga PC nila! Oh my God! Si Black from Europe! Alam mo, sabi nila Mushi, sabay-sabay tayo, Alt F4, kunyari din tayo natalo ng Pinoys! Oh my goodness! Naku po! Ay, naku! And here comes Raging Potato with the triple kill! Mga kabigan, nangyari naman dito. Inatake! Inatake na sila ng DDoS kasi maraming nakapusta sa Fnatic. Llamado, Llamado. Hindi ganun yun. Huwag naman sana. Wala naman may gusto ng mga ganitong pangyayari. Dapat manalo tayo ng malinis. Ano naman nangyari? Nagkataon na ng ganun. Oh, hindi. DC. Umi-skill sila. Full control. Malinis. Raging Potato, mga kaibigan. And Mildeski. Tiniram Pinoy. May halong-halong bias, mga kaibigan. Nabuhay si Kuya DJ. Oh, tinayo. Oh. Alam mo, ganyan talaga plano ng Mildeski. Oh. Gusto nila subukan tapusin ang laban na hindi pinapatay yung kapwa nila. Oh. Mahusay. Beautiful Dota. Oh. Kasi alam nila, trabaho lang. Oh, trabaho lang. Oh. Sige, sabi. Iwan niyo si Jardel. Tropa yan. Oh, nag-buyout na si Black Kuya Lod. Ang tanong, even though nag-buyback sila, in-uppercut na dito si Earthshaker! Oy, bakit kasi nagde-depensa dito? Bakit ka dumidepensa? Eto, lumubog. Patay na si Earthshaker dito. Umapasok si Black, mga kaibigan. Oy, Black! Ano ba yung naglalaban mo dyan, Black? Buyback coming in from Jardel. Tutubuan nilang umabon. Umabati ang Mineski dito. There's a buyback from DJ. And I think they've had enough. Tama na muna to. Respect DMC. Nag-buyback ang Pinoy. Mahirap na. Wala nang pakapadal ng balik. Buyback si DJ. Naubos na kanyang pera. Back na tayo. Respect na MC. Mabuhay. Respeto. Mabuhay mga OFW. Mabati nga pala kasi kami sa inyo. Binabati namin yung lahat ng nanonood. Ilan viewers ating Kalb? 3,400 viewers online watching Game 1 of Fnatic versus Mineski. And Mineski showing their true form dito sa finals. Sa winners bracket finals ng Frankfurt qualifiers. And if Mineski di continue to play like this, and Kuko, pare, si Kuko, kung bakit ganito ang score, malaking bagay kay Kuko yan. Given the fact na you got a solo kill against the GOAT, Mushi. Kumbaga, the Pinoy. Pero alam mo pare, hindi mabayaran ng kahit anong pisong duling yung pinapakita ni the GOAT, Philippine GOAT. Oh, si Jules, 6-1-7 with his support disruptor, Glimmer Cape, and Aghanim Scepter. Oh, grabe. Jules, alam mo si Jules, asawa na kasi siya sa spotlight eh. Alam mo, binibigyan niya na ng chance ang sumikat yung mga... yung mga tropa pips natin dito. Mineski, if you are on the side of Fnatic, Kuya Lon, anong mali? Actually, maraming mali. Number one, wala. Kailangan nilang mauna. Number two, kulang pa pala sa vitamins. Kasi pag hindi nauna si Mushi, hindi niya na pa ito i-request. Delikado yung rush beat na yan. Pero Kuko Martin. Alam mo, Kuya D, parang delikado. Talo pa rin sila eh. Kasi at the end of the day, si Kuya Black from Europe, pass. Ano mo yun? Lalapit siya, no? Lalapit siya, hindi siya makapuesto eh. Pagka nalapit siya, tatamaan siya ng Skydome. Tatamaan siya ng uppercut. Pagbubuhulin siya sa illusion niya. Pagbubuhulin siya, bibigyan siya ng Pacquiao punch. Mahirap eh. Kung baga, paano ka makakampas? Alam mo, itong dalawang team na to, grabe yung paghahanda nila sa rush fight. Hindi mo ang mga wards na kinalat nila ng magkabilang upo nandito, mga kaibigan. So, the next big engagement will be inside the rush pit. Ako, nakita ko na to. Nakita ko na rin to. Isang winter's curse lang to. Tapos ang Minengi dito, mga kaibigan. Ayan na po. Pero dumidiskarte sila. Here comes back. Matatapos ang Minengi dito. Ano sinasabi sa inyo? The rush pit. Ayan na. They won't be able to contest this. And Mineski, they will get the Aegis. Nagkapasok ka na rito. Here comes Aishard. Walang kaabutan. Hindi, Winter Wyvern. Napatay ang Winter Wyvern. Ginawang extinct ang dinosaur. Oh my G. Ito, this is the perfect time to push. Bimbo.
Raging Potato. Going for that item pickup. Grabe, si Six Pack, si Bimbo, 15-1 ang kuya mo. 15-1, Jules is 6-1. And grabe ang ano nila rito. Performance. Pabati po kuya Londuno from Malaysia OFW. Hello sa'yo. Hello, hello, hello. Binabati ka namin. Ako po, Dinosaur. Mali ang spelling. Diyos ko Lord. Ngayon sa inyo, pati Dinosaur, hindi kayo marunong mag-spell. Juno Mars, pabati naman. Mga tropa natin yan sa DLSU. Oh no, this is looking bad for Fnatic. Here comes Raging Potato. Pakinali si DJ Binarena! Binarena! Walang personal ang tol! Binarena, trabaho lang! Ah, si Bushi, hindi pa umanis! Lulaban daw si Bushi! May pinaglalaban si Bushi! Baskar! Boom! Saan punta Bushi? Naku po, Binarena na naman si Bushi! Pak! Patay si Bushi! Kuku with the double kill! And again, the place coming in for Mineski! Inaakyat pa raw mga kaibigan, mahal ang kuryente, sabi ni Kuya Sludge. Mabati sila dito, Raging Potato. Raging Potato. Gusto niya na maging fresh fries. Ito ako, ginagawa siya. Hash brown, T5 mga kaibigan. Magiging hash brown siya dito. Pero may Aegis siya. Oh my God, si Black umabati. Wala siyang Aegis, wala siyang Aegis. Meron siyang heart. Ah, may heart pala. Wala siyang Aegis. Glimmer game. Kay Kuko ang ano rito, ang bola. And Jardel is out, Bushi is out for at least 30 seconds. Mineski, they are now looking open to advance. The gate is now open. Open sesame na mga kaibigan, kumbaga, sabi nga ni Aladdin, eto na ang Marty Carpet. Oops, Fnatic net, ako po, baka mawala ng net dyan. Ako, oh, ayo, bublinkin, ako, uy, grabe naman. Grabe, sinaktan si Jules dun, pare. Pero hand is hand pa rin. Walrus punching mga kaibigan. Buyout coming in from SF. There's the mechanism. Mineski, hindi pa sila nakakabasa dito. Nagkakapasokan. Raging Potato, gusto niya pumasok sa kita. There's the fissure. Raging Potato, masyado massive. Masyado massive. Gigabyte J. Hindi, patay. Buhay pa siya. Nakapatay pa siya. Ay, patay si DJ. Patay si DJ dito. Mayday, mayday. Here comes Mineski. Black, lalaban tayo. Ang takapatay mo. May Aegis pa siguro rito. Kirio, patay. Talikano si Muzi, mga kaibigan. Mayday, mayday. Oh, no. Oh, my God. Mineski. Taking game number one. One more chance. The road to Prangmote. The road to Germany is real. Mga kaibigan, Sausage Fest. October Fest na to, mga kaibigan. Kailangan nating mag-beer. Teka lang. Kailangan ng beer. Actually, Grabilicious, mga kaibigan. Actually, kalma lang.